maawa, no close contact. So pag nakasama nyo ang isang tao na infected po ng monkeypox, pwede nyo rin ito makuha. Mm-mm. Ito pong paraan ng, para hindi na po makuhaan, ano po ang pwedeng gawin? Okay. So, once po kung magkakaroon, no, mga lugar kung saan sila natulog o inaagaan mga hayop na may sakit. Pareho rin po sa mga tao na tayo sa monkeypox. Kagaya ng ating nakasanayan sa COVID, kailangan mag-isolate ang mga infected patients dahil pwede makakaawa ng iba through close contact. O pag nabibigit po tayo, mas worse na yan sa condition. Pwede rin po bago sa respiratory secretion o prolonged ang face-to-face contact mo. So definitely, bawal na nagkakasama ng magkakatikit sana ang mga pasyenteng merong monkeypox. So, Doc, nabit niyo rin kanina nga na ito ay most likely yung kung bumiyaki. Aray, kung Doc, masakit yung mga ko kung mudok, ha? Bansa, o siguro sa bansa na meron. Asymptomatic carrier. Ay, so, for ngayon, wala pa rin ang kutay na itatalan ng mga ganong cases pagdating sa monkeypox. So, ang mga symptoms po ng monkeypox sa mga tao, ay napapalihan sa symptoms ng smallpox. Pero actually, ang maganda po dito, actually mas milder o mas malina ito kumpara sa smallpox. Ito ay nagsisimula sa paglalagnat or fever, sakit ng ulo or headache, sakit ng katawan, at grabe pagkapagod o lipatika. Ang isa sa mga pinakakaiba ng monkeypox ay meron itong symptoms ng swelling ng lymph nodes or lymphadenopathy, or yung tawag natin sa Tagalog na eruption ng mga kulani. Ang incubation period time ay mula infection hanggang lumabas yung mga symptoms ay usually mga 7 to 14 days, so mga 1 to 2 linggo. Mula sa pagkakaroon